Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami ay lumakad palayo sa iyo at lumakad sa kasalanan at naging iyong mga kaaway dahil sa aming masasamang mga gawa at nararapat sa puot at paghatol mo. Subalit, dahil sa iyong dakilang pag-ibig na sa amin ay nahabag, ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng sumba at kahatulan na nararapat ay sa amin at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo na dumanak sa gayon kami kailanman ay hindi na mahahatulan at susumpain at kami ay iniligtas at ginawa mo kaming mga anak ng Diyos at ibinigay sa amin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya't salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na nagbigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa bayan ng Diyos. Bagaman ang aming pangangaral ng Ebanghelyo ay nasa ilalim ng maraming paghihigpit dahil sa sakit na coronavirus, nagpapasalamat pa rin po kami sa iyo, Panginoon, sa pagsama sa amin. Sa gayon ay maraming tao ang makapakinig ng Ebanghelyo at makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan po ng summer retreat na ito. Pakiusap, suportahan at gabayan mo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita at ng Espiritu Santo upang kami na mga tinubos ng iyong mahalagang dugo ay makapamuhay sa aming natitirang buhay bilang mga anak ng Diyos na karapat-dapat sa kalooban at kaluwalhatian mo, Diyos. Kung mayroong sinuman na hindi pa lubos na nauunawaan ang biyaya ng Diyos sa mga nakikinig ngayon ng salita ng Diyos, pakiusap, buksan mo po ang kanilang puso at pagkalooban sila ng biyaya upang maunawaan nila ang dakila at kamangha-manghang biyaya at pag-ibig ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Tulungan mo po ang mga may sakit upang mapanumbalik ang kanilang kalusugan ng mabilis. At pagkalooban mo po ng biyaya ang mga tinutukso at silang mga mahihina upang walang sinuman ang matisod. Pakiusap, pamunuan mo po kami upang sa oras na ito ay maging oras para sa amin na maunawaan ang mga salita na nais mong ipahayag sa amin at ang iyong banal na kalooban na dapat naming malaman. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia. Tingnan po natin Marcos chapter 4 sa Bagong Tipan. Marcos chapter 4 verse 26 hanggang verse 29. Basahin po natin sa Marcos chapter 4 verse 26 hanggang 29. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ngunit kapag hinug na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit, sapagkat dumating na ang pag-aani. Dahil sa pandemyang ito na dulot ng coronavirus, tayo ay nasa ilalim ng maraming paghihigpit. Mahirap na makapagtipo ng malaya at magkaroon ng fellowship kasama ang ibang mga Kristiyano na sumasampalataya sa Panginoon. At mayroong limitasyon na makapag-evangelize ng malaya. Kaya ngayon ay mayroon ng halos 835 na churches sa 78 na mga bansa. At sa ibang lugar, sila ay nagtayo ng malaking retreat center at nagdaos ng summer retreat at nangaral.
Kaya tayo rin po ay natayo ng malaking Galilee Retreat Center sa Gongju dito po sa Korea. Mayroon tayong magandang pasilidad doon at ginanap ang retreat ng walang anumang abala. Ang summer retreat ay dinaos ng 7 beses sa kabuuan at halos 10,000 katao ang nagtipon-tipon ng minsanan para mag-evangelize. At ito po ay sa loob ng 4 na araw at ng 3 gabi. At marami po ang mga tao ang naligtas sa pamamagitan po nitong summer retreat na ating idinaos. Gayunman, ito ay napakalungkot na hindi natin maaaring magamit yung ating retreat center sa loob ng 2 taon. At ang dahilan? Dito po dahil sa coronavirus na ito. Subalit, sa kabutihang palad, ako po ay lubos na nagpapasalamat na maipangaral muli ang Ebanghelyo online sa pamamagitan po ng internet. Ang sermon ay naipadala hindi lamang sa Korea, kundi gayon din sa pamamagitan ng online na pangangaral ng Ebanghelyo, naipadala ito sa maraming mga bansa sa buong mundo sa pamamagitan po ng internet. Kaya ang Ebanghelyo ay naikakalat at maraming tao ang nakikinig dito. Kaya sa tingin ko po, ang lahat ng ito ay isang paraan upang maipalaganap natin ang Ebanghelyo. Kung walang coronavirus, maraming tao ang marahil ang nakadalo ngayon. Subalit, ngayon, ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos sa mga nakaupo ay kakaunti lang. Kaya ito ay medyo walang laman. Gayunman, ako po ay lubos na masayang marinig na maraming mga tao sa bawat pamilya ang nag-evangelize. At mayroong maraming mga tao ang itong mga tao ay sila'y nakaunawa na sa biyaya ng Diyos at sila pa rin ay naligtas sa pamamagitan po nito. Kaya ang church ay meron po tayong bagong salita. Ito ay iglesia sa bahay. Ang church ay hindi lamang po ito isang pagtitipon-tipon ng mga tao sa isang malaking gusali. Alam nyo, noong panahon ng unang iglesia, iglesia sa bahay. Kasi walang malalaking gusali. Sila ay nagtitipon sa mga yungib, sa mga bundok, sa mga parang. Ang church ay isang inihiwalay na grupo. Isang grupo ng mga taong naligtas at inihiwalay mula sa sanlibutan. Yan po ang church. Sila ng mga naligtas ay mayroong parehong pananampalataya, mayroong isang pag-asa at isang layunin sa buhay. Kaya tayo ay gumagawang magkasama para sa iisang layunin. Ito po ay ang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sa palagay ko po, ang pinakamahalagang layunin ng ating buhay sa mundong ito ay ang gawin ng pangangaral ng Ebanghelyo ng may kasipagan saan man tayo naroroon. At ginagawa natin ito. Kaya narinig ko po ang salitang iglesia sa bahay o church sa loob ng bahay. Kaya tinitipon niya ang mga tao sa kanyang bahay, isinasaayos ang mga mesa at upuan at nakikinig ng Bible seminar sa telebisyon. Nakikiusap siya sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapitbahay na inimbitahan niya sa Bible seminar na ito. At ang kanyang mga kapitbahay, yung kanyang mga kaibigan, ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos at sila ay naligtas. Kaya totoo po, maraming salamat po talaga. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa maraming tao na nagpagal at nanalangin ng sama-sama para sa gawain na ito. Sa tingin ko po, ang Diyos ay malulugod dito. Kaya
sa kabila ng mga paghihirap na ito, ang Ebanghelyo po ay naipapangaral at maraming tao ang naliligtas. Kaya ibigay natin sa Diyos ang pasasalamat at papuri. Ngayon po, ang huling araw ng pitong araw na retreat po natin. Ngayon, ang sermon na ito ay may papangaral, hindi lamang dito sa Korea, kundi pati na rin sa maraming lugar sa ibang bansa. At para sa inyo na hindi napakinggan ang sermon na ito ngayong araw, umaasa po ako na mapakinggan ninyo itong muli mamaya sa pamamagitan ng internet. Kaya ngayon, nais ko pong ibigay ang kinakailangan at mga makakatulong na mga salita doon po sa mga bagong nakaunawa ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan po nitong nakalipas na summer retreat. Pagkatapos na ating matanggap ang ating pong kaligtasan mula dito, ang pamumuhay Kristiyano ay nagpapasimula na bilang mga anak ng Diyos. Kapag kayo po ay naligtas, hindi po ito natatapos dito, kundi ito po yung simula. Ang inyong tunay na buhay pananampalataya ay dito nagpapasimula. Sa mga hindi pa naipapanganak na muli, sa mga hindi pa naliligtas, na mga dumadalo sa church ng ilang dekada na po, subalit sila ay nabubuhay lamang sa isang relihiyosong pamumuhay at hindi pa nabubuhay sa pananampalataya. Alam nyo, bago po ako naligtas, nagkaroon din po ako ng masigasig na relihiyosong pamumuhay sa loob ng mahigit na isang dekada. Gayunpaman, ang aking buhay pananampalataya ay nagpasimulang muli pagkatapos na ako'y maligtas. Kaya ano ba ang dapat gawin ng mga bagong naligtas bilang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos? Ang buhay pananampalataya ay nagpasimula na ngayon. Kaya simula ngayon ay dapat nating matutunan kung ano ang nararapat na Christian life. Napakahalaga po nito. Kaya ipapaliwanag ko ito step by step. Dapat na nating patuloy na pag-aralan ang Biblia. Kinakilala po natin ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. At naunawaan natin ang kanyang biyaya at tayo po ay naligtas. Kaya pagkatapos ito, sa pamamagitan ng Biblia, ang ating puso at buhay ay nabago at tayo ay namumuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Kaya magmula ngayon ay napakahalaga na magpatuloy tayo na pag-aralan ng Biblia. Kaya ngayon, nais ko pong ipangaral ang sermon tungkol sa mahalagang bagay na dapat malaman ng mga ligtas. Kapag si Jesus ay nagsasalita ng napakahalagang katotohanan, nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga halimbawa na madaling maunawaan. Kaya nga dito sa Marcos sa chapter 4, ito ay sa tabi ng dagat ng Galilea. Sa Israel po, kung saan si Jesus at ang mga tao ay nagkakatipon, dito po ito naganap. Si Jesus ay nagsimulang mangaral sa pamamagitan ng mga halimbawa o ng mga talinghaga doon sa mga nagkakatipon. At ito ang pinakamahalagang salita na ipinangaral ni Jesus, ang talinghaga ng manghahasik. Maaari nating makita ang mga talata na nagpapatungkol dito. Kaya sa Marcos sa chapter 4, sa verse 26, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Ang kaharian ng Diyos ay patuloy na ipinapakita sa Biblia. Ibig sabihin na iniligtas ng Diyos ang isang makasalanan na nararapat na mapunta sa impyerno at dinala siya patungo sa kaharian ng Diyos. Iniligtas niya ang isang makasalanan na karapat dapat sa pagkawasak at ginawa siyang kanyang mamamayan sa langit. Kaya ipinahayag ito bilang ang kaharian ng Diyos. Kaya ganito po kung paanong ang mga makasalanan ay naligtas at inilalagay sa kaharian ng Diyos. Gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Kaya kung titingnan po ninyo sa Marcos sa chapter 4, sa verse 14, ang mga hasik ay naghahasik ng salita. Merong buhay sa binhi. Kapag natuto tayo sa Biblia, ayon po sa Juan sa chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan.
at iyo na nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya ang pinakamahalaga na layunin ng pag-aaral ng Biblia, ito po ay upang makilala ang Diyos, upang makilala si Jesucristo, upang maligtas ang Espiritu, at upang mabuhay na may buhay na walang hanggan, magpakailanman. Kaya sa 1 Pedro 1:23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sa 1 Pedro 1:25, ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Kung patuloy nating pag-aaralan ang salitang ito, kung patuloy nating pag-aaralan ang Biblia, ang buhay ng Diyos po ay naririto. Gaya po na nakalagay sa Juan 5:25, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Kaya lahat ng mga tao na hindi ligtas ay sinasabi na ang kanilang espiritu ay patay. Subalit ayon po sa Biblia, sa Efeso sa chapter 2 verse 1, iniligtas niya ang mga patay na espiritu na patay dahil sa pagsalansang at mga kasalanan. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at kasalanan. Kaya paano po? Sa pamamagitan ng salita, naligtas tayo. Ang espiritu ay nabuhay ng maunawaan nila ang biyaya ng Diyos at naligtas habang pinapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya ang espiritu na patay ay nabuhay. Kaya sa Juan 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman, walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ito ang Espiritu Santo ng Diyos na nagliligtas sa Espiritu ng tao. Iniligtas niya ang mga patay na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sinabi po ni Jesus, ang binhi ay ang salita. Hindi ba tayo ang naghahatid ng napakahalagang ebanghelyo? Kaya maaaring makapagligtas ito sa mga tao sa katapusan ng panahon. Tayo ang naghahasik ng binhi. Ang ibang binhi ay nahasik sa tabi ng daan, ang iba ay nahulog sa batuhan, at ang iba ay nahulog sa tinikan. Subalit ang iba ay nahulog sa mabuting lupa. Ang nahulog sa mabuting lupa, ito yung taong nakaunawa pagkatapos makapakinig ng salita ng Diyos. Gaya ng ibang binhi na nakinig sa salita, subalit nahulog lang sa tabi ng daan. Paano ito uusbong kung nahulog sa tabing daan? At nagdatingan ng mga ibon at kinain iyon. Kaya kung napakinggan ninyo ang Bible Seminar subalit hindi ninyo ito naunawaan, si Satanas dumarating at ginugulo kayo, kaya hindi kayo may papanganak na muli. Kaya ang mga ibon, ito ay sumisimbolo kay Satanas. Kaya kapag sinabi na nagdatingan ang mga ibon at kinain ito, ibig sabihin napakinggan ninyo ng mabuti yung Bible Seminar. Subalit kalaunan ay nakakalimutan ninyo ito, ito po ay kakaiba. At maraming tao ang kagaya nito. Maraming tao ang nakikinig sa Bible Seminar. At sigurado ako na libu-libong tao ang naipanganak na muli. Kung lahat sila ay makakatanggap ng kaligtasan, subalit maraming tao na kabilang sa kanila ay hindi nauunawaan ang salita ng Diyos. Ito ay talagang nakakalungkot po na marinig. Kinuha itong lahat ni Satanas upang hindi kayo maipanganak na muli. At meron pong nakasulat sa Lucas sa chapter 8 sa verse 12, ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig pagkatapos dumating ang Diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Kaya gayon din ang binhi sa batuhan kapag walang gaanong lupa at ito'y puno ng bato, kaya't hindi ito nagkakaugat. Ang mga tao na nasa batuhan, nagalak pagkatapos silang marinig ang sermon, subalit nahulog, natisod, nang naharap sila sa mga kahirapan na hindi nagsikap na muling makabangon. Sila ay mga muntik ng maligtas subalit kinalaunan ay nawala. Ito din po ay hindi mabuti. Gayun din, ang mga binhi na nahulog sa tinikan, ibig sabihin ay ang binhi na parang lumalago, subalit ang mga tinik ay hinaharangan ng mga nutrisyon na kailangan ng binhi, kaya ito ay hindi nagkakabunga. Kahit paano, ay mas mabuti ito kaysa dun sa dalawang nauna. Subalit, kahit na ang isang tao ay nagtutungo sa church, namumuhay para sa Kristiyanong pamumuhay na para bang sila ay ligtas, ito ay pagnanasa lamang ng laman at ang sanlibutan ay mas malaki kaysa pag-asa sa langit at sa Diyos, kaya ang tinik ang sumasakal. Ito po yung mga makasanlibutang mga alalahanin, tukso ng pera at ng iba pang mga kasakiman. Sila yung mga sinakal ng tinik at nagdulot sa binhi upang hindi lumago. Ito rin ay hindi kaligtasan. Kaya ang napahasik naman sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inuunawa ito. Sa Mateo 13:23,
Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. Kaya dapat ninyong maintindihan, dapat ninyong maunawaan ito pagkatapos na makapakinig ng Bible Seminar. Kaya sa Colossians sa chapter 1 sa verse 6 na dumating sa inyo, gayon din naman, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang Ebanghelyo kung saan makakatanggap kayo ng kaligtasan, mayroon pong biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo kung saan ay mayroon tayong kaligtasan. Kaya kung titingnan po natin sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griyego. Ito ay kaligtasan kapag naunawaan ninyo ang Ebanghelyo at manampalataya sa biyaya ng Diyos. Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan kung ganon. Kaya ang araw na narinig ninyo ang Ebanghelyo at naunawaan ang biyaya ng Diyos, pagkatapos ay maunawaan ninyo, oh, ito ang biyaya ng Diyos. Ito na ang tunay na kaligtasan. Hindi ito na naligtas sila dahil naunawaan nila ito dahil sa talino at sa karunungan nila. Kung mayroon kayong desperado at mapagpakumbabang puso at nakinig kayo sa sermon na may tapat na puso na nakatuon sa pagtanggap ng kaligtasan, bubuksan ng Diyos ang inyong puso. Kaya kung titingnan po natin sa mga Gawa 16, si Pablo po ay pumunta sa Pilipos. Ang mga kababaihan po ay nagkakatipon sa tabi ng ilog. Si Pablo po nag-evangelize, ipinahayag ang Ebanghelyo doon at binuksan ng Diyos ang puso ng isang babae na ang pangalan ay Lydia at siya ay naligtas. At ang Ebanghelyo ay ipinahayag sa Pilipos at ang kasaysayan ng Iglesia ng Pilipos ay nagsimula doon po sa tahanan ni Lydia. Kaya nga, sinasabi dito na ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Kaya anong klase ng tao ang pinipili ng Diyos upang buksan ang kanilang puso? Hindi ba pwedeng buksan na lang ng Diyos ang puso ng lahat? Sa Juan chapter 7, nang huling araw, nang dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, "Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kautusan mula sa kanyang puso, ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay." Kaya gaya po ng pagbibigay ng tubig sa taong uhaw, meron pong taong uhaw ang espiritu. Gaya ng isang tao na humihingi ng tulong dahil siya ay nalulunod at isang tao na tunay na nagdanais ng maligtas. Kaya nang si Jesus ay nasa krus, ang kriminal na katabi ni Jesus, na isang kriminal buong buhay niya, pumatay ng tao, puro kasamaan lamang ang ginagawa, at biglang nagkaroon ng takot sa Diyos sa harapan ng kamatayan. Narinig niya ang tinig ni Jesus, nananalangin para sa mga makasalanan. Sino nga kaya ang taong ito? Siya ay taong walang kasalanan. So bakit? Subalit, siya ay mamamatay upang iligtas sa mga makasalanan? Bakit kaya? Kung wala naman palang impyerno pagkatapos ng kamatayan, bakit kailangan pa ng kaligtasan? Kaya dahil sa ang langit at ang impyerno ay totoo, bago pa ang pangyayaring iyon, ay tiyak na narinig niya ang tungkol kay Jesus. Kaya nung una ay tinanggihan ng taong ito ang katotohanan, subalit kalaunan na unawaan niya ang katotohanan. Dahil nalalaman niya na pupunta siya sa impyerno pagkatapos ng ilang saglit. Kaya sumigaw ang taong ito ng tulong, gaya ng taong nalulunod. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi ni Jesus, huli na ang lahat. Ganun po ba? Hindi po. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Siya ay naligtas ng napakaiksing panahon lang. Siya ang pinakaunang tao na naligtas pagkatapos na maipako sa krus si Jesus. Kaya si Jesus ay namatay sa krus at ang unang taong naligtas ay isang kriminal. Siya ay napakapalad. Siya yung tao na nakatayo na sa harap ng pinto ng impyerno at biglang napunta sa langit. Samantala, sinabi ng isa pang kriminal habang siya ay malapit ng mamatay, "Bakit ka mamamatay sa kahangalan kung ikaw ang anak ng Diyos? Kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili at kami." Kaya kahit na siya ay mamamatay na, ay matigas pa rin ang kanyang puso. Kaya nakakita na po ako ng ganitong klase ng tao. Hindi siya sumampalataya hanggang sa uli. Sabi niya na hindi siya sasampalataya kahit mamatay siya. Hindi pipilitin ng Diyos na maligtas ang ganitong tao. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Tumukto kayo at kayo pagbubuksan. Bubuksan ng Diyos ang pinto at ililigtas ang tao na humihingi, humahanap at tumutuktok. Paano ililigtas ng Diyos ang tao na nagsasabing, "Iligtas mo ako kung gusto mo at kung ayaw mo ay huwag mo"? Hindi niya ililigtas ang ganitong klase ng tao.
Hindi mahalaga dito kung nakagawa siya ng maraming kasalanan o di kaya'y konti o kung gumawa man siya ng mabuti o nang hindi. Hindi po. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, malaki man o maliit, gawin pa man. Ang tanging tinatanggap lamang ng Diyos ay ang puso na tunay na nagnanais na maligtas. Si Jesus ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya ang puso ng tunay na nagnanais ng kaligtasan ay mahalaga. Ang pinag-iisipan ng mga tao ngayon, ano ang kailangan kong gawin upang makakain ng masagana, mabuhay ng maayos? Wala na silang oras na pag-isipan ng katotohanan. Balang araw, mamamatay sila. At hindi nila pinag-iisipan ang tungkol sa kung saan sila pupunta pagkatapos ng kamatayan. Hindi sila makikinig kahit nasabihin natin sa kanila. Tayo ay nabubuhay ng may kahirapan. May oras pa ba upang pag-isipan ang tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, sabi nila. Kaya kahit na kayo'y abala, mayroong tiyak na oras na ikaw'y mamamatay. Gayunpaman, kung bubuksan ng Diyos ang puso ng isang tao na tunay na naghahanap ng biyaya ng Diyos, ipapaunawa sa kanya ng Diyos ang kamanghamangang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang napahasik sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inuunawa ito. Kapag naunawaan nila, nag-uumpisa silang sumampalataya. Lahat ng pagdududa ay mawawala. Kaya sa Marcos 4:26, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. Una ay nakikinig ang tao ng Ebanghelyo. Ito po yung binhi na napahasik sa lupa. Kaya nga, habang nakikinig at naunawaan ng Ebanghelyo, ang Espiritu ang tumutulong upang maunawaan niya ito. Kung sasampalatayanan niya kung ano ang kanyang naunawaan, maliligtas siya. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa tao na sumasampalataya. Ibig ko pong sabihin na ang kapangyarihan ang nagliligtas sa makasalanan na dapat mapunta sa impyerno, papunta sa langit. Gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog, bumabangon siya sa gabi at araw, sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Kaya pagkatapos iasik ang binhi, natutulog yung nagtanim, bumabangon at ang oras ay lumilipas. At anong mangyayari pagkatapos? Yung halaman sumisibol, nakabamangha po. Ang binhi ay walang anyo at mukha ng ito'y walang laman. Kapag ang bunga ng acorn ay nahulog po at gumulong sa lupa at naitanim, ito'y magiging malaking puno ng acorn. Hindi ba nakakatuwa po? Kapag ang binhi ay nahulog mula sa maliit na puno ng sequoia, alam po ba ninyo kung gaano kalaki ang puno ng sequoia? Sa Sequoia National Park, ang puno po ng sequoia ay mayroong 130 meters. Sinasabi na ang punong ito ay maabot nga ng 1,200 hanggang 1,300 na taong gulang. Ang diameter po nito, 13 meters. Yung circumference, 30 meters. Ito rin ay tinatawag na higanting puno. Gayunpaman, nang ako po ay nagtungo sa Sequoia Park ng 3 beses, hindi ko nakita ang lahat ng puno po na yon. Dahil gumawa sila ng butas sa buhay na malaking puno at ang kotse po ay maaaring makadaan doon. Imagine ang maliit na binhi, ang binhi ng mansanas. Kapag nahulog sa lupa, nabubunga ng daan-daang mansanas. Gaya ng binhi na mayroong buhay ang Ebanghelyo, ay mayroong kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas ng Espiritu. Mayroong kapangyarihan na nagdadala sa makasalanan na nararapat mapunta sa impyerno tungo sa langit. Gayunpaman, kung ang tao ay hindi nakatuon at natutunog at nagsasabi, ang pagsampalataya ay mabuti. Pag-iisipan ko muna ito at susunod na akong manampalataya. Sa susunod na lang. Sa susunod ay kailan po? Hindi ko po sila maintindihan. Kung ang binhi ay naihasik at natutulog, bumabangon yung nagtanim sa araw at gabi, sabi dito, sumisibol, lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang tao na nagtanim yun, hindi niya alam kung paano ito tumutubo at nagbubunga. Yun ang trabaho ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa sa binhi at kapag ang binhi ay bumagsak sa lupa, pinapasibol ito ng Diyos, pinalalago at pinagbubunga. Sa anong kakayahan, mayroon ng tao na magawa ang ganito? Kaya ba ng tao na gumawa ng bulaklak? Kaya ba natin gumawa ng isang butil ng trigo? Ha? Kaya ba natin gumawa nito? Hindi natin kaya. Ang Diyos ang gumawa nito. Mayroong buhay sa loob nito. Kapag ang binhi ay lumago at umusbong, ito ay nagkakaroon ng anyo. Mayroong maraming uri ng puno na nagbubunga ng iba't ibang uri ng bunga. Mayroong iba't ibang magagandang bulaklak. Mula sa binhi ng mga bulaklak, isang magandang bulaklak ang tumutubo. Hindi ba dito'y gawa ng Diyos? Kaya, hindi nalalaman ng tao kung ano ang nangyayari sa binhing tumutubo. Hindi alam ng tao sapagkat ang Diyos ang gumagawa nito. Ito ay kahangahangang bagay. Ayaw ng mga tao na paniwalaan ang mga bagay na hindi lohikal sa kanilang isipan.
Alam po ba ninyo kung gaano ka hindi ganap ang kaalaman ng tao? Hindi alam ng mga tao kung paano nagsimula ang kasaysayan. Alam ba ninyo kung paano nabubuo ang sanggol sa tiyan ng kanyang ina at kung paano lumalaki ang sanggol? Ginawa ng ama at ng ina na maipanganak ang sanggol, ngunit sila ba ang lumikha sa sanggol? Sa anong kakayahan nila magagawa ang sanggol? Halimbawa, ang aso ay nagsisilang ng cute na tuta. Ang ina ay nagsisilang lamang. Paano niya magagawang likhain ang kanyang sariling anak? Sa anong kakayahan magagawa ang magagandang bulaklak? Ito ay ginawa ng Diyos. Kaya sa Marcos chapter 4 verse 27, at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw, sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. At sa verse 28 po, ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una, ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Kaya mayroon pong tatlong yugto ang binabanggit sa mga talatang ito. Una, ang usbong, ito ang pasimula ng buhay. Ang binhi ay nahulog sa lupa at ito ay sumisibol. Ito po ang pasimula ng buhay. Sunod, ito po ay lumalago. Ang uhay, ito po ay nangangahulugan na paglago ng buhay. Pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ito ang bunga ng buhay. Alam niyo, sa ating buhay Kristiyano, sa tunay na buhay Kristiyano, ang tatlong yugto na ito ay naroroon. Kung sila ay pumupunta lamang sa church building, sila ay nananalangin sa Diyos, umaawit ng mga papuri, sumasamba, nagbibigay ng mga handog, gumagawa ng mabubuting bagay, nagpapabautismo, at iba pang mga relihiyosong paraan ng pamumuhay. Aba, kailan sisibol ang binhi? Paano ito sisibol? Paano ito magbubunga? Hindi nila nalalaman ang ganitong mga yugto. Ang ibang mga relihiyosong grupo, magaling po sila sa mga bagay na ito. Ngunit, sa tunay na buhay Kristiyano, ang tatlong yugtong ito ay kailangan. Kaya naman, una, ito ay umuusbong. Ito ang pasimula ng buhay. Tingnan po natin sa Efeso sa chapter 2, verse 8. Efeso chapter 2, verse 8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Narinig natin ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, at kapag ating naunawaan ang biyaya ng Diyos, tayo ay sumasampalataya. Pagsampalataya at sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Tayo ay naligtas, kayo ay naligtas. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya, yung nagbibigay ng kaloob, siya po yung nagbabayad ng lahat. Kahit na ito'y mamahalin, siya nagbibigay ng kaloob ang nagbabayad nito. At ang tatanggap ng kaloob ay kailangan lang tanggapin ito ng may pagpapasalamat. Di ba? Alam ba ninyo kung gaano naghanda ang Diyos upang iligtas tayo? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Ibig sabihin, hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay siya upang maging handog na pantubos para sa ating lahat. Kaya napakahalaga po nito. Kaya gaya po nito sa 1 Juan chapter 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay doon sa krus. Upang sinamang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya para sa makasalanan na nararapat mapahamak upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya,
Naunawaan natin ang biyaya at nang tayo'y sumampalataya, natanggap natin ang kaloob. Ito'y kaloob. Ang biyaya at kaloob ay mayroong magkaparehong kahulugan. Ang pagtanggap ba sa kaloob nangangailangan ng maraming oras? Hindi po. Siya ba'y yung bang nagbigay ng kaloob ay binabawi po ito? Hindi po. Sa Juan 10:28 sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kailan ma hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang buhay na mula sa Panginoon ay walang hanggan. Ang ibang tao nagsasabi na kahit ang taong ligtas, maaaring mawala daw yung kaligtasan kung siya'y makagawa ng mali. Hindi po. Kung ito po'y mawawala, ito ba ay buhay na walang hanggan? Kung natanggap natin ito ng isang beses, ito ay walang hanggan na. Buhay na walang hanggan na. Kailan ma hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Alam nyo, maging si Satanas, hindi niya maaagaw ito. Sa aking kamay, sa kamay ng Ama ay may kumpletong seguridad. Ang ginto po na inilalagay sa isang taguan sa bangko ng Korea ay maaaring manakaw ng mga international safe cracker, yung mga magnanakaw. Ngunit kailanman hindi maaagaw po ni Satanas ang ating kaligtasan. Walang sino mang makakaagaw sa kamay ng Ama, sa aking kamay. Opo, ganito ito kaligtas. Tinanggap natin ito ng minsanan, mananatili magpakailanman. Kaya napakadakila po nito. Sapagkat sa biyaya, kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Dakilang kaloob. Alam nyo, meron pong isang bata. Siya'y merong bagay na wala ang ibang bata. Kapag ang kanyang tatay nagdadala ng mahalagang regalo mula Amerika, niyayabang niya ito sa buong nayon. Sabi niya, ito ay regalo ni tatay. Di ba? Ang taong ligtas ay hindi makapagsasabi ng katotohanan. Ngunit, sinasabi ito ng patuloy. Ibinigay niya ito at hindi lamang para sa akin, kundi para din sa iyo. Ngunit, bakit ayaw mong kunin? Kailangan mo lang paniwalaan po ito. Patuloy natin itong sinasabi. Maniwala man sila o hindi. Natanggap natin ang dakilang kaloob na ito. Ibig sabihin, natanggap natin ang kaligtasan. Natanggap natin ito ng isang beses. Ito ay nangyari ng isang beses lang sa buhay. Kaya ito ay nakaraan na. Ang taong ligtas ay nagkaroon ng kaligtasan. Tapos na. Ako ay naligtas 58 years ago. At kapag binibilang ko ito, sa October next year, ika-anim na pong taon na mula nang ako'y maligtas. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Joyful day, joyful day. Happy day. The day, all my sins were washed away. Ang iba ay naligtas. 10 taon na ang nakalipas. At ang iba ay 50 taon. At ang iba naman, 2 araw pa lang o kahapon lang. Sa taong ligtas, ito po'y tapos na. Ibig sabihin ang pagkakaroon ng kaligtasan, ito'y nangyayari lang ng isang beses. Ito ang pagkaunawa sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya. Ibig sabihin ng biyaya ay wala kang anumang ginawa. By doing nothing. Wala kong ginawa. Ako'y naligtas at naging anak ng Diyos. Ako ay naging anak na ng Diyos. Ah, nakamamangha po ito. Kaya, sa 1 Pedro 1, talatang 8 hanggang 9, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Pagkatapos na maunawaan ito, ay mayroong kagalakan na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Ang kagalakan sa mundong ito ay may hangganan, pansamantala lang. Kung ang isang tao ay manalo sa loto, sabihin natin sa halagang 10 billion won, baka ikamatay pa niya ito dahil sa sobrang tuwa. Ngunit, hindi po ito mabuti. Dahil dito, maaari siyang mapahamak. Maaari siyang mamatay kinabukasan. Yan ay walang halaga. Ang tao ay madaling nagsasaya sa kaunting pera at pinagmamalaki ito. Sila rin ay nagmamalaki kung sila'y naninirahan sa isang magandang bahay. E gaano kakatagal maninirahan sa bahay na yan? Kayo po'y tumatanda. Nang ako'y nasa Amerika, nakita ko ang isang napakalaking bahay sa may kagubatan. Ngunit ang lugar ay tahimik. Wala akong makitang sinuman. Gusto ko sana makilala yung may-ari kaya nagtanong-tanong ako, may tao po ba dito? Pagkatapos isang matandang lalaki at matandang babae ang lumabas.
Walang sino man ang naroon maliban sa kanilang dalawa sa napakalaking bahay na iyon. Ang kanilang mga anak ay nakabukod na at sila na lamang ang naroon. Ang bahay po gaya ng haunted house. Kahit ito'y napakalaking bahay, sabi ko, ang bahay napakaganda. Pagkatapos sabi ng matanda, maganda ba? Hindi man lang niya alam kung gaano kaganda yung bahay. Dahil ang kanyang mga mata, yung kanyang tainga ay tumatanda at ang araw ng kamatayan ay dumarating. Kaya anong laking kahangalan? Ang bahay ba na iyon ay lugar kung saan sila mabubuhay magpakailanman? Hindi po. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y kukunin ang iyong kaluluwa. Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Kanino mapupunta ang mga bagay na iyon? Noong bago mamatay ang chairman ng Samsung, ang sinabi niya ay naisulat sa isang pahayagan na pagkatapos kong mamatay, ang aking bahay ay gagamitin ng ibang tao at maging ang aking mamahaling sasakyan. Opo, yun ay hindi sa kanya. Ngunit ang kaligtasan na ating natamo ay walang hanggan. Ito po ay maluwalhati. Ang ating kaligtasan ay walang hanggan at maluwalhati. Kaya, tayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at natanggap ang puspos ng kaluwalhatian. Kaya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaligtasan ng Espiritu, tayo ay lubhang nagagalak at nagpapasalamat at tayo ay hindi naiinggit sa kayamanan at kabutihan ng mga tao sa mundong ito. Ang kayamanan nila ay tila mahirap, tila kahirapan. Sila ay gaya ng baboy sa magarbong bahay. Pinapataba ng mga tao ang baboy habang palapit ng palapit ang pista. Pinapataba upang kainin. Kung kaya sa Biblia sinabi, hali kayo ngayon. Kayong mayayaman, tumangis kayo at tumagulgol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Ibig sabihin na huwag maging masaya ng sobra. Anyway, kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kung kaya't, ipapaliwanag ko pa po ng kaunti pa yung patungkol dito sa pagkakaroon ng kaligtasan ng ating espiritu. Alam niyo po na ang makatanggap ng kaligtasan, ito po isang napakadakilang bagay. At minsan, dahil sa ito'y napakadakila, may mga tao po na naguguluhan. Ang ibang mga tao, kung halimbawa ikaw ay manalo sa loto ng 10 billion won, hindi ka makakapaniwala dito. Hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya masasabi ko po na ang ating kaligtasan, ito po'y sa pitong pamamaraan. Ito po'y katulad ng regalo, isang set ng mga regalo. Kung ikaw ay makatanggap ng kaligtasan, makakatanggap ka din ng iba pang mga bagay. At ipapaliwanag ko po ang tungkol dito. Kaya sa Efeso po, nakasulat sa Efeso chapter 1 sa verse 7, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapatawaran ng kasalanan. Una, tayo ay napatawad. Kaya nang tayo ay maligtas, hindi natin alam kung tayo ba ay naligtas o hindi o kung tayo ba ay naipanganak ng muli o hindi. Isang bagay lang ang alam natin. Na ang aking mga kasalanan ay napatawad na magpakailanman. Alam ko ang bagay na ito. Natanggap ko ang kapatawaran ng aking mga kasalanan magpakailanman. Kaya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang katubusan ay nangangahulugan ang isang alipin ay napalayan sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera nang siya'y bilhin bilang alipin matagal ng panahon na nakakalipas. Ganito po ang katubusan. Kung ang may utang ay nag-aalala sa kanyang utang, maaaring maisip niyang magpakamatay na lang o tumakas. Subalit ang utang ay bayad na. Yan ang katubusan. Gaya sa 1 Timoteo 2, talatang 6, ang tawag dito, pantubos. Si Jesus ay namatay bilang pantubos. Ang utang ay nabayaran na. Ang handog pang kasalanan at katubusan, magkahulugan. Meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hanggang kailan? Bahagya naman po ba? Hindi po. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan magpakailanman. Natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan.
At sa Roma 3:24, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Kristo Jesus. Hindi lamang tayo nakatanggap ng katubusan kay Kristo Jesus, kundi tayo ay naging ganap, inaring ganap, matuwid. Ibig sabihin, napatawad ang ating mga kasalanan at itinuring na tayong mga taong hindi nakagawa ng kahit na anong kasalanan at tayo ay naging ganap. Ang ibig sabihin, itinuturing na tayo na taong nakatupad ng kautusan, ng perpekto. Mayroon pong kaunting pagkakaiba. Halimbawa, yung first rank na soldier ay nakagawa ng kasalanan, kaya siya ay dapat namatay bilang death penalty. Subalit siya ay napalaya dahil sa general amnesty. Tapos mayroon pong nahatulang kriminal. Ikaw ay malaya na. Hindi ka na nagkasala pa. Siya ay napalaya dahil sa general amnesty. At bilang special na pabor, ikaw ay tatanggap pa ng 5-star. Ano po? 5-star. Ang 5-star ay pinakadakila sa isang bansa. Wala po tayong 5-star sa Korea. Subalit mayroon pong 5-stars. Ang 4-star ay isang kapitan, isang pangkaraniwang sundalo na nahatulang kriminal ay naging malaya. At naging 5-star pa. Sino po ang makapagsasabi sa kanya na siya ay isang taong may record ng krimen? Marami po ang matatakot sa kanya. Opo, ito po ay napakabuti. Paano naman po sa ating lahat? Ang mga kasalanan natin ay napatawad na at ito ay wala pong pagtutol. Ikaw ay inaring ganap na. Itinuring na tayong matuwid. Roma 5:19, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ni Adan, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Ang makasalanan ay naging matuwid. Kahit na ang makasalanan ay mapupunta sa impyerno, ang mga matuwid ay mapupunta sa langit. Upo, tayo po ay sigurado. Dahil tayo ay mga matuwid, ang ating posisyon ay naging matuwid. Kaya nasasabi natin tayo inaring ganap na. At pagkatapos pa nito sa Juan 5:24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Natanggap natin ang buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, natanggap natin ang buhay na kailanman ay hindi na mamamatay. Ang kahulugan po ng kaligtasan ay ganito. Nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Meron tayong buhay na walang hanggan. At pagkatapos, tayo'y mga naipanganak na muli. May taong nagsabi tungkol sa born again. Paano ba may papanganak muli? Nung ako po'y maligtas, kapag sinasabi kong ako'y ligtas na at ako'y naipanganak na muli, ang mga tao po nagugulat sa akin. Sabi nila, malalaman lang natin yan kapag tayo ay namatay na. Paano mo nalaman yun? Paano? Nang sabihin ko na ako'y ligtas na, sinabi nila sa akin na ako ay mayabang. Kapag ako'y naligtas sa pagkalunod, kapag ako'y halos mamamatay na, at sasabihin kong ako'y naligtas doon, ibig sabihin, kayabangan na po ba yun? Sinasabi nila ito dahil hindi nila alam ang tungkol dito. At kapag sinabi natin tayo mga naipanganak na muli, sila ay nagugulat. Sinasabi nilang Diyos lang ang nakakaalam. Paano yun? Sabi sa 1 Pedro 1, talatang 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Kanyang malaking kahabagan. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Sa Juan 3:5, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang taong ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tubig at espiritu, kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang tubig ay nangangahulugang katarungan. Kaya nang tayo mabautismoan, tayo inilubog sa tubig at iniahon mula sa tubig. Ibig sabihin na tayo namatay kasama ni Jesus, muling nabuhay na kasama ni Jesus. Tayo'y muling nabuhay kasama ang Panginoon. Ang bautismo ni Jesus sa ilog Jordan na nangangahulugang si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kamatayan at muling pagkabuhay, kapatawaran ng kasalanan, bagong buhay, ganito tayo na ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Ibig sabihin, tayo ay naipanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magkatulad pong kahulugan ito dahil naunawaan natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Kaya sa Santiago 1, talatang 18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Tayo ay naipanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo ay naipanganak muli. Kaya sa physical, tayo isang beses na ipinanganak. Nang tayo maligtas, tayo isinilang espiritual sa ikalawang pagkakataon. Kaya tayo ipinanganak ng dalawang beses. Kaya masasabi natin, tayo ay naipanganak muli. Muli, naipanganak muli. Ibig sabihin, isinilang muli. Tayo'y naging mga anak ng Diyos dahil tayo'y naipanganak na muli, kaya tayo'y naging mga anak ng Diyos. Kaya sa Juan 1:12, subalit lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Nang tayo maligtas, natanggap natin si Jesus. Ang kapangyarihan upang maging anak ng Diyos ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kahit na Kristiyano na ang inyong mga magulang, hindi ibig sabihin na ikaw ay kusang na ipapanganak na muli. Hindi sa pamamagitan ng dugo eh, ni sa kalooban ng laman. Ibig sabihin ay napaka-imposibleng maipanganak na muli sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Ni sa kalooban ng tao, ibig sabihin nito kahit na tayo ay naging miyembro ng church na bautismuhan, hindi pa din tayo na ipapanganak na muli. Ito pa'y kundi ng Diyos. Kung ang ating laman ay naipanganak ng ating magulang, tayo ay naging anak ng magulang. Nang tayo ay maligtas, tayo ay pinanganak ng Diyos. Ang kapangyarihan na tayo ay maging mga anak ng Diyos, kung ang sino man ay pinanganak bilang anak ng hari, siya ay prinsipe, anak ng hari. Siya'y papasok na may katulad na kaluwalhatian ng hari. Kaya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay aking ama. Siya'y aking ama. Sinabi ni Jesus sa Mateo sa chapter 6, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahinawa ang pangalan mo. Ang anghel ay hindi maaaring maging mga anak ng Diyos. Alam niyo po ba ito? Nang si Jesus ay pumarito sa sanlibutan, siya lang ang bugtong na anak. Ibig sabihin, siya lamang ang tanging anak. Kaya si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Pagkatapos ito ngayon, hindi lamang si Jesus ang bugtong na anak. Hindi na si Jesus ang tanging anak. Aking ama at iyong ama, sabi ni Jesus. Kaya sa Roma, sa chapter 8, sa verse 29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay tinilaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Sa Hebreo chapter 1, kapag si Jesus ay muling dumating at muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, sinabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Nang siya'y dumating sa sanlibutan sa unang pagkakataon, siya'y dumating bilang bugtong na anak, tanging anak. Subalit, kapag siya'y muli nang dumating, siya'y darating bilang panganay na anak. Bakit po? Dahil pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo'y mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kapag ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Siya'y namatay bilang bugtong na anak, kaya maraming anak ang naipanganak, kaya nang si Jesus ay muling nabuhay, siya na. Sinabi niya sa babaeng bumisita sa kanya, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakakit sama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid. At sabihin mo sa kanila, aakit ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya, aking ama at inyong ama, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil, dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Mga kapatid, matapos ating maligtas, ano ang pinakamagandang pangalan? Brother at sister. Merong brothers at sisters sa harapan ng Panginoon na ating minamahal. Brothers at sisters na naging isang katawan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tayo'y naging magkakatulad na anak ng Diyos. Ibig sabihin, tayo'y naging mga tagapagmana ng Diyos na papasok sa kaharian ng Diyos. Ito'y kamangha-mangha. Ito ang kapangyarihan. Gayunpaman, sa Hebreo chapter 1 verse 14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na isinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Maaring hindi po ninyo alam, ang nagsugo ang Diyos ng anghel sa mga Kristiyano na naligtas bilang ating mga tagapaglingkod o guardian angel, tagapagbantay. Sila ang mag-iingat sa atin hanggang sa tayo makapasok sa langit, ngunit ang mga anghel ay hindi magiging mga anak ng Diyos. Kaya kapag nabigo ang anghel, tapos na. Ang nahulog na anghel, si Lucifer, siya po yung Diablo. Kaya mula sa panahon ng paglikha,
Ang layunin po ng paglikha sa tao at sa anghel ay magkaiba. Pagpunta natin sa langit, may mga anghel. Ngunit ang mga anghel ay espiritong naglilingkod sa Diyos. Sa ibang salita, kung mayroong malaking bahay, mayroong mga manggagawa. Ang manggagawa na ginagawa ang pinagagawa ng amo, ang mga anghel ay gaya nito ng mga lingkod ng Diyos. At tayo naman ay mga anak ng Diyos. Gaya ng asawang ikakasal kay Kristo, ang posisyon po magkaiba. Kaya sinasabi na ang mga anghel ay labis na namamangha at nais nilang pagmasdan kung paano tayo naliligtas. Sila ay labis na namamangha at naiinggit sa atin. Alam niyo po ba kung gaano kadakila ang maging isang anak ng Diyos? Dahil ba kayo dukha? Dahil kayo mayroong kaguluhan, iniinsulto, parang mga basang sisiw sa ulan, nandulupaypay na nagsasabi, napakamiserable ng buhay na mayroon ako. Bakit ninyo sinasabi ang ganyan? Makikita po ninyo, nang si Jesus ay dumating sa sanlibutan, siya'y binaliwala, ininsulto, ipinako sa krus hanggang sa kamatayan. At ang mga alagad ng Panginoon pinag-usig maging hanggang sa kamatayan. Kahit na tayo malapit ng mamatay, tayo ay mga anak ng Diyos. Tingnan po natin. Kayo ba ay takot mamatay? Tingnan po natin. Takot ba kayong mamatay? Paano ng isang taong nagtamo ng buhay na walang hanggan ay matatakot sa kamatayan? Kapag tayo po'y namatay, tayo makakasama ng Diyos. Kayo ba'y takot? Doon po, maraming beses ako naglakbay. Minsan sa eroplano, nanginginig ako. At kapag tumitingin ako sa baba at nakikita ko lang ay dagat, kapag bumagsak ang eroplano, lahat ng tao mamamatay pag bagsak ng eroplano. Alam mo, ilang beses na pong nangyari sa akin ito. Ako din ay maraming beses nang muntik namatay sa aksidente, sa sasakyan. Ako'y nalunod, muntik na mamatay. Muntik na mamatay sa karamdaman. Ilang beses na talaga akong muntik mamatay. Muntik na rin akong mamatay bago pa ako maligtas. Kung ako'y namatay noon, malaking problema. Ngunit ngayon, matapos kong maligtas, hindi na ako takot pa sa kamatayan. Ako'y diretsong aharap na sa Panginoon. Kapag ganoon, wala na akong responsibilidad na hawakan. Hanggang sa araw na yon, meron akong masiting pagdanais na mabuhay na karapat-dapat bilang anak ng Diyos. Hindi ako takot mamatay. At kahit mahirap ako ay anak ng Diyos. Mahirap ang buhay ni Jesus. Siya ay ipinanganak mula sa katawan ng isang babae at walang lugar para sa kanila na bahay panuluyan. Siya ay humiga sa sabsaba ng mga hayop, pinalaki bilang anak ng isang mahirap na karpentero sa loob ng 30 years. Walang mapagpahingahan ng ulo. Si Jesus po walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Sino ang mga taong mahirap na gaya ni Jesus? Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Sa inyo na sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Sino ang nagmula sa mayaman na gaya ni Jesus? Kapantay siya ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mumaba siya sa pinakahamak na lugar. Nagpunta sa kamatayan doon sa krus at sa libingan. At pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akit sa langit, umupo siya sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Kaya ngayon, anumang kahirapan ang kinakaharap natin, alam niyo po bang may pagmamalaki ko ito na ako'y naging anak ng Diyos? Hindi ko sinasabing dapat ninyong ipagmayabang. Tingnan po natin. Pansamantala lang ang pagdurusa sa mundo. Pansamantala yung pag-uusig na dinaranas natin. Pagkatapos, sinabi niya na walang hanggan ang kaluwalhatian ay bibigay sa atin. Kaya kung tayo'y naging mga anak ng Diyos, dapat po natin itong malaman. Sa Roma 8:17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, tagapagmana ng Diyos at mga tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhati, hindi naman kasama niya. Tagapagmana, nang ako'y naging anak ng Diyos, ang aking bahay, ang bahay ng aking ama ay akin na. Lahat ng pag-aari ng ama ay akin. Ang kaharian ng Diyos ay ang bayan ko. Sa Juan 14, sa talatang 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, nasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Alam niyo po ba kung gaano kaganda ang isang bahay na inihahanda ng Diyos para sa atin? Habang naglalakbay sa mundo, nakakita ako ng ilang magagandang lugar. Wow! Mukhang kamangha-mangha. Merong napakagandang lugar sa mundong isinumpa dahil sa kasalanan. Hindi mailalarawan ng langit ng 100,000 beses man o 1,000 beses man, 10,000 beses man, 1,000,000,000 beses man na higit pa rito. Kapag pumunta tayo sa langit, tayo ay hindi tatanda. Walang karamdaman, walang kasalanan, walang magnanakaw, walang malupit na diktador, walang manggagancho, walang kamatayan. Hindi ito mailalarawan sa mundo gaya po nito.
nakakamangha. Maaari bang maunawaan ng mga uod ang mundo ng tao? Meron bang sino man sa mundong ito ang makakaunawa sa langit? Hindi po. Hindi natin ito makakayang maunawaan bago tayo pumunta doon. Kung bibigyan tayo ng Diyos ng isang sulyap sa kaharian ng langit, kahit na isang maikling panahon lang. Alam niyo po sa Biblia, namatay si Apostol Pablo ng sandali at bumangon. Ngunit sinabi niya na siya ay napunta sa langit, sa ikatlong langit, si Apostol Pablo po. Kaya kung titingnan niyo po sa Apokalipsis chapter 4, nakita rin ni Apostol Juan ang pintuan ng langit na biglang bumukas. At narinig po niya, sabi sa kanya, umakyat ka rito. Sa chapter 4 verse 1, umakyat ka rito. Kaya tiningnan niya ang lahat ng mga kamanghamangang bagay na napapalibutan at pinupuri ang trono ng Diyos at ng hindi mabilang na mga anghel ang kaluwalhatian ng langit, ang kaluwalhatian ng kahariang iyon sa langit, nakita niya. Nasa aklat po ito ng Apokalipsis, makikita niyo po roon, tinatanong tayo ng Diyos, gusto mo bang makita ng sandali ang langit? Well, sa mga araw na ito, sinabi ng mga tao na kung magbabayad ka ng bilyon-bilyong dolyar, maaari kang lumabas sa kalawakan sakay ng isang space rocket. At pagkatapos ng ilang minutong pag-ikot sa mundo, ng ilang beses, muli itong lalapag sa lupa. Hindi ba? Sinabi nila na maraming mga mayayaman ang nag-apply na para dito. At pagbalik nila, pinagyayabang nila, nakita ko ang daigdig mula sa malayo. Walang kabuluhan yun! Mga kapatid, kung titingnan ninyo ng sandali ang langit, nasabihin ng Diyos, nahis ba ninyong tumira dito? O babalik ka pa ba sa mundo? Sa oras na iyon, sa palagay ninyo, anong sabihin po ninyo? O Diyos, bumili ako ng bagong apartment? Babalik ako pagkatapos manirahan doon ng ilang sandali. Engaged na po ako eh. Pero babalik po ako pagkatapos ng kaunting buhay bilang bagong kasal. Kagagawa ko lang ng bagong kimchi. Kaya kakainin ko muna lahat, saka ako babalik. Nasabihin nyo ba yan? Eh kakilakilabot po kung ganun. Kung pupunta kayo sa langit at titingnan ng mundo, matagal na panahon na po nakakalipas. Nung panahon na ako'y nasa mag-isa pa sa gunsan upang ipangaral ang salita ng Diyos ng 4 na taon, natulog ako sa isang bahay at nang mag-uumaga na ang bahay na iyon ay nasa taas ng burol. Nagpapatunog lamang ng kampanilya yung mga mangangalakal ng tokwa mula sa ibaba upang magbenta. At dahil nasa dalampasigan nito, ang mga mangangalakal naman ng isda ay bukas ng madaling araw pa. At napakaingay po doon. Sa pagtingin ko sa bintana, ang naiisip ko lang ay ang mga uod sa palikuran upang kainin ang dumi. Paumanhin po, ngunit ito po ang naisip ko noon. Yun yung na-imagine ko. Grabe! Abalang-abala ang mga taong iyon upang kumita. Mga kapatid, kapag pumunta na tayo sa langit, mawawalan tayo ng pagnanasang bumalik sa mundo. Walang panghihinayang. Natatakot na mamatay ang mga tao dahil wala silang kaalam-alam. Kapag namatay tayo, magtatapos tayo mula sa kolehiyo ng kahirapan at papasok sa kolehiyo ng buhay na walang hanggan. Ang pagkalugi ng mundo ay ang pagsilang ng buhay na walang hanggan. Kung mabubuhay ka sa isang araw na mas maikli sa mundo, mabubuhay ka ng mas mahaba ng isang araw sa langit, mas mabuti bang mabuhay ng medyo mahaba, mas mahaba sa mundo? O pumunta sa langit at manirahan doon ng mas maaga ng isang araw? Pag-isipan niyo po ito. Ano po ba ang tama? Tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. At ito po ang mahalaga, mga tagapagmana ng Diyos. Tagapagmana ng kasama ni Kristo. At sa wakas, ngayon, natanggap ko na ang Espiritu Santo. Sinasabi po sa Galacia 3, talatang 2, ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Inaakala ng ilang tao na natanggap nila ang Espiritu Santo kapag nakaranas sila ng isang bagay na mainit habang nananalangin sa mga bundok. Pinagmumultuhan siya. Yun lang po yun.
Kailan ba natin natanggap ang Espiritu Santo? Nang maunawaan at sampalatayan na natin ang biyaya ng Diyos, nang tayo maligtas, kasama nating natanggap ang Espiritu Santo. Nang marinig natin ang salita, sinampalatayan na natin ito. Kaya pagkatapos tayong maligtas, ay darating ang Espiritu Santo. Ang Panginoon na nag-alis ng mga kasalanan ay suma sa akin. Ang Panginoon ay kasama ko. Ang Espiritu Santo ay kasama ko. Hallelujah! Kasama ko. Paglakad sa makiti na daan, sa araw at gabi, nagagalak araw at gabi. Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin. Unang Korinto, ganyan po yung nakalagay sa chapter 6 verse 19. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang Panginoon ay nasa akin. Kaya anong halaga kung makilala ako ng iba? Hindi man ako pansinin, ako o ako ay sumpain. Kung ang Panginoon ay nasa akin, si Jesus ay nasa akin. Si Jesus, ang aking Panginoon ay nasa aking puso. Sa iyo lamang ako nasisiyahan. Tama po! Nasisiyahan ako sa presensya ng Panginoon. Kahit suportahan ako ng buong mundo, walang kabuluhan kung wala ang Panginoon. Kahit iwan ako ng mundo, ako ang pinakamasaya kung ang Panginoon ay nasa akin. Anyway, mayroong Espiritu Santo. Ilan ang pangkalahatang kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos? Pitong bagay. Pitong bagay. Napatawad na ako, inaring ganap na ako, at saka, nakamit ko ang buhay na walang hanggan, at ipinanganak na ako muli, ako'y naging anak ng Diyos, tagapagmana ako ng Diyos, tinanggap ko ang Espiritu Santo. At marami pa. Ngunit mayroong pitong pangunahing bagay. Nang maunawaan ko ang Ebanghelyo, natanggap ko lang ang lahat ng ito ng sabay-sabay bilang isang kaloob. Hindi ito natanggap ng magkakahiwalay. Natanggap ko ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Tingnan po natin, Filipos sa chapter 2. Filipos chapter 2, verse 12. Chapter 2, verse 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kaya narito ang isang sulat, at ito'y mula kay Apostol Pablo para sa mga taga-Filipos habang siya'y nasa bilangguan sa Roma. Hindi lamang sa harapan ko, hindi lamang kapag nangangaral ako ng Ebanghelyo at nagtuturo ng salita sa inyo, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama. Siya'y nasa bilangguan sa Roma. Sabi niya, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sinasabi ng ilan, akala ko ba ligtas na ako? Kung titingnan ang talatang ito sa Biblia, sabi dito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kaya, kailangan ko bang isagawang muli ang kaligtasan na may takot at panginginig? Sa takot na mapupunta ako sa impyerno? Nangangahulugan ba ito na gawin yun? Bagaman pareho po ang salitang kaligtasan, magkaiba po ang uri ng kaligtasan. Sinasabing sa sandaling naligtas, ang mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan ay hindi na kailanman mapapahamak. Ano pong kinatatakutan ninyo? Ang Panginoon ay nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Mawawala ba ito sa akin dahil nagkamali ako? Kung ipinanganak kayo bilang isang anak ng Diyos, kayo ay isang anak kahit na mabuti ang inyong ginagawa at isang anak pa rin kahit nakagawa ng pagkakamali. Kung gumawa ako ng mabuti sa harap ng Panginoon, ako'y pupurihin at gagantimpalaan. At kung ako'y gumawa ng mali, ako'y papaluin. Subalit anak ng Panginoon ay isa pa ring anak. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi po ang kaligtasan ng mga kaluluwa ang tinutukoy dito. Ang kaligtasan ng kaluluwa ay natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasang ito ay nangangahulugang ang mga taong naligtas ay dapat mamuhay gaya ng mga naligtas. Tinatawag nila itong una ang usbong, tapos yung kasunod po ang uhay, ang paglago, isang lumalagong kaligtasan. Merong lumalagong kaligtasan. Ang naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ay ang aspetong pang nakaraan, tapos na. Dito, sabi dito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Nasa aspetong pangkasalukuyan, kaya mula ng araw na naligtas hanggang sa pumunta sa kaharian ng Diyos, kailangan ninyong panatilihin itong gawin, kailangan ninyo itong gawin. Ganito po ang paglago.
Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ang salitang ito ay iniutos sa mga ligtas at sa mga nakatanggap na ng kaligtasan ng kaluluwa. Gastusin mo ng maayos ang iyong pera. Ito ay para sa mga taong may pera o sa mga taong walang pera. Kung walang pera ang isang tao, kailangan pa bang tanungin kung ginastos ng mabuti o hindi ang pera? Nakakuha ng pera ang isang tao, kaya maaari mong sabihin, gastusin mo ng mabuti ang iyong pera. Tulad ng mga taong ligtas na naging mga anak ng Diyos, na bago na ang ating puso. Dapat magbago ang mga anak ng Diyos. Kailangan ninyong mamuhay ng nararapat. Ang maligtas ay ipinanganak bilang isang anak ng Diyos. At pagkatapos, kailangan ninyong lumago. Mayroong proseso ng kapanganakan, mayroon din pong proseso ng paglago. Ang pagkapanganak ay isahan, minsanan. At ang paglago ay habang buhay. Kapag lumago ang ating katawan, tumitigil ito sa paglago sa isang tiyak na sukat. Kailangan lumago sa buong buhay ang ating pagkatao. Medyo matanda na o matanda na ang itsura ng ilang tao. Ngunit kung titinan po ninyo ang kanilang saloobin at pagkatao, napakaisip bata po ng iba. Parang baliktad. Hindi siya lumago ng maayos, ibig sabihin. Yung mga taong ligtas ay ipinanganak na ngayon bilang isang anak ng Diyos, dapat din siyang lumago ngayon. Hindi nahihiya sa anumang bagay ang mga tao ang mga bagong silang nasanggol, kahit na sila'y hubad. Hindi nila alam ang anumang bagay para mahiya. At sila'y dumudumi, sila'y umiihi, tapos namumulot ng kung ano-ano, at kumakain sila kasama ng mga aso. Hindi po sila nahihiya. Ganito po ang ginagawa ng mga sanggol. Kung titingnan natin ang mga bata, nakikita nila kung sino ang may gusto o ayaw sa kanila. Kapag ang bata ay tumanda pa ng kaunti, tinatago niya ang pagiging mahihiyain at napapansin kung sino ang may gusto at may ayaw sa kanya. Alam ng bata na masaya ang kanyang mga magulang. Marunong siyang makipagbiruan at marunong na siya ng mga gawaing bahay. Kapag tumanda pa ng kaunti ang bata, tinutulungan na niya ang kanyang tatay sa mga gawain. Kaya nung medyo malaki na po ako, kaya ko nang gawin ang mga trabahong ginagawa ng tatay ko. So may proseso ng paglago. Ang taong ligtas ay dapat magkaroon ng proseso ng paglago. Kaya nga sa unang Pedro sa chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Gaya ng sanggol na bagong silang, hindi ito makakalimutan kahit na sandali. Ano po ito? Ang malinis na espiritual na gatas. Nangangahulugan nito na salita ng Diyos. Pagkatapos ninyong maligtas, ang salita ng Diyos ay napakabuti. Hindi lahat tayo ay nauunawaan ito. Ngunit kung higit natin pakikinggan, higit nating mauunawaan. Ikalawang Pedro 3:18, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Dapat tayong lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang pananampalataya may paglago. Iniingatan ninyo ang salita, malinis na espiritual na gatas. Kaya ang mga bata ay maaaring kargahin sa bisig ng kanilang ina at umiinom lang ng gatas. Pagkatapos ang bata ay mabilis na lalaki. Ang bagong mananampalataya ay nagbabasa ng Biblia, kinakabisado ito, dumadalo sa church, nakikinig sa salita, mayroong fellowship, tinitingnan ang buhay ng taong naunang naligtas, tinutularan sila, natututo mula sa kanila upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo. Kung inaasahan na isilang ang isang sanggol, subalit hindi ito lumalaki, malaking problema po ito. Dapat dumalaki ang sanggol. Tama po ba? Kaya ayon sa 1 Tesalonica 1 verse 3, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. Pagkatapos maligtas, ang pananampalataya ay nagsisimula gaya ng binhi ng mustasa. Ngunit ngayon ay kinakailangan itong lumago. Lumalago sa pananampalataya. Dapat ninyong baguhin ang inyong pag-iisip, baguhin ang inyong buhay, palago ng palago. Tinatawag itong pagpapabanal unti-unti. Ako ay naging higit at higit na gaya ng Panginoon. Kaya nga sa Galacia sa chapter 4 sa verse 19, minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang sa si Kristo'y mabuo sa inyo.
Kaya ang ina ay nagsisikap upang maisilang ang anak at ang ina ay dumaraan muli sa paghihirap upang mapalaki ang anak. Ang ina ay nagdurusa ng minsan upang makapagsilang at ang mga magulang ay inaalagaan ang kanilang mga anak buong buhay nila. Gaano kahirap magpalaki ng bata? Malalaman po ninyo ito kapag nagkaroon na kayo ng mga anak at pinapalaki sila. Kaya sabi ni Pablo, hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kaya sa Iglesia ng Galacia, ang mga banal ay ligtas na, ngunit sila ay napakaisip bata pa. Hindi pa nila alam kung ano ang ano. Kaya ayon sa unang Korinto sa chapter 3, magmula verse 1 hanggang 3, sinasabi na ang Iglesia ng Korinto ay mga bata pa din kay Kristo. Hindi dapat. Taon na mula ng maligtas ang mga tao, ngunit nagpapanggap pa rin kayo na parang bata. May ilang tao na ipinagmamalaki na mahabang panahon na silang ligtas, ngunit kung titingnan sila, ang sinasabi at ginagawa nila ay gaya ng sa isang bata. Hindi ito magiging higit pang gaya ni Kristo. Nang higit at higit pa, dapat tayo'y unti-unting maging kawangis ng Diyos. Ang katangian po ng Diyos ay dapat na unti-unting mabuo sa atin. Ang anak dapat tinutularan ng kanyang ama, kaya mayroong lumalagong kaligtasan. Kaya sa unang Korinto, sa chapter 13, sa verse 11, sinabi ni Apostol Pablo, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang lahat ng bagay ng pagkabata. May mga pagkakataon na kumikilos tayong gaya ng bata, maging pagkatapos nating maligtas. Kahit na pagkatapos nating maligtas, kumikilos tayo ayon sa kung ano ang nararamdaman natin, may damdamin tayo ng pagiging sakim, puot, pag-aaway, at kasakiman. Tayo ay mga bata pa. Unti-unti, dahan-dahan, tayo ay nagiging higit na gaya ni Kristo. Palaki ng palaki, palaki ng palaki. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Dapat nating itapon ang mga diaper at itapon ang mga bagay na ginagawa ng mga bata at lumago at kumilos bilang matured na mga Kristiyano. Kapag natuto tayo ng salita ng Diyos sa panalangin, sa fellowship kasama ng mga banal at patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, hindi natin namamalayan at masasabi natin na, oh, kailan ako nagbago ng ganito? Lumalayo na tayo sa mga kaibigan nating umiibig sa mundo. Ang mga paborito nating libangan sa mundo na wala na at unti-unti tayo napupuot sa mga bagay na dati nating ninanais sa mundo. Ninanais na natin ang kaharian at ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi mauunawaan kailanman ng mga taong makamundo. Nananalangin tayo para makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa, nagasakripisyo ng ating oras, nagasakripisyo ng ating pera, nagkakaroon tayo ng mas maraming fellowship kasama ng mga brothers and sisters, may panalangin, may fellowship. Ganito po ang proseso ng paglago. May proseso po ng paglago paunti-unti. Kaya ang maliliit na bata, gaano po makasarili yung maliliit? Dahil sa isang laruan, kinakalmot nila ang isa't isa. At yung nagiging sakim sila at nag-aaway sila. Nagagalit at nag-aaway para sa mga physical na bagay ng mundo at wala namang espesyal dito. Kailan po tayo lalago? Dapat kayong lumago. Dapat kayong lumago. Kaya nga, sa mga gawa, sa chapter 2, verse 40, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Dapat tayong mahiwalay mula sa masama at baluktot na salinlahi. Mahiwalay po ang ating pananampalataya. Dapat unti-unting lumalago at dapat tayong mabuo bilang kawangis ni Kristo. Kaya sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 17, kaya nga, lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Sinasabi ito sa mga ligtas mula sa kanila. Mayroong mga tao ng sanlibutan bilang isang grupo at naroroon tayo bilang mga inihiwalay mula sa kanila. Huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Huwag ninyo itong hipuin. Huwag ninyo itong sundan. At sa unang Korinto sa chapter 7 verse 1, ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Ang mga naligtas ay wala ng takot na mapunta sa impyerno magpakailanman. Ngunit dapat kayong matakot sa makalangit na Ama, sa ating Diyos. Bakit po? Minamahal niya tayo, ngunit hindi niya mahal ang kasalanan. Dahil minamahal niya kayo, kapag nakagawa kayo ng mali, papaluin niya kayo.
Naiintindihan niyo po ba ito? Kapag gumawa ng kasalanan ayon sa Hebreo chapter 12, dinidisiplina kayo ng Diyos na kanyang minamahal na mga anak. Kapag gumawa kayo ng mali, maaari kayong magkasakit dahil sa kasalanan iyon. At kapag nangloko kayo ng iba, maaari kayong maloko ng mas maraming beses. Maaari na mawalan kayo ng pera. May mangyaring hindi maganda sa inyong mga anak dahil sa magkabahaging responsibilidad dito. Maaari rin kunin ng Diyos ang buhay ninyo kung ituturing, tinuturing niya ang nagawa mo na hindi na pwedeng palampasin o tiisin. Mayroong parusa, ngunit walang pagkawasa. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng ligtas at hindi. May disiplina at maaaring magtungo ka sa harapan ng Panginoon at sa wayang muli. Alam niyo po ba ito? Anyway, pag-aaralan natin ito sa susunod, hindi dapat tayong matakot sa Diyos gaya ng pagkatakot na mapunta sa impyerno. Ang Diyos ay matuwid, siya ay banal, siya ay makatarungan, siya ay malinis at matuwid. At ayon sa kawikaan, tiyak na didisiplinahin niya ang kanyang minamahal na anak. Didisiplinahin niya, physical na pagdidisiplina ang kailangan. Sa panahon ngayon, kahit na gumawa ng mali ang anak, hindi man lang sila mapalo ng magulang. Siyempre, hindi kayo dapat namalo ng malakas, kundi dapat ninyo silang paluhuin ng mahina. Dahil minamahal tayo ng Diyos, hindi niya inaalis ang mga mata kapag nagkakamali tayo. Kaya sinasabi sa talata na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos, kaya unti-unti ang kabanalan ay nangangahulugang dapat nating patuloy na magkaroon ng kabanalan, higit at higit pa. Ito ay pagiging malapit sa Diyos. Bago tayo magtungo sa karyahan ng Diyos, dapat tayong unti-unting maging handa na makatagpo ang Diyos. Kaya sa ikalawang Korinto, sa chapter 7 verse 1, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Kapag gumawa kayo ng mali, ang espiritu ninyo'y madudungisan, gayon din ang inyong puso. Kaya dapat ninyo itong linisin. Sa unang Juan chapter 3 verse 1 hanggang 3, may sinasabing ganito, anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos? Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Kahit na tayo ay mga anak na ng Diyos, madalas ay mahina pa rin tayo. Nagkakasakit, inaabuso, naghihirap. Kaya sa labas ay hindi pa nahahayag na mga anak tayo ng Diyos. Sa loob ay nahahayag, ngunit sa labas ay hindi pa. Hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ngunit nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Kapag ang Panginoon ay muling dumating, ang mga patay ay babangon muna at ang mga nabubuhay ay babaguhin at makakatagpo ang nagbabalik na Panginoon. Kapag tayo naging gaya ng Panginoon, makakatagpo natin ang Panginoon. Sa unang Juan chapter 3 verse 3, ang sinumang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Kaya unti-unti nagiging malinis. Ang maging banal ay ang maging malinis. Dapat inyong itapon ng maraming damit. Dapat itapon kung ano ang kinapuputan ng Diyos. Sinabi niya na gawing sakdal ang kabanalan. Higit at higit pa. Kaya sa unang Pedro chapter 1, 15-16, sa halip, yamang banal ang sa inyo tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Ang Ama ay banal. Kaya ganoon din dapat ang anak. Dapat kayong mahiwalay kung ano ang sinasabi at iniisip natin, paano tayo kumikilos, paraan ng ating pamumuhay, yung ating pagpapahalaga, at paraan ng pamumuhay ay dapat lahat na mabago. Kaya sa Juan chapter 15, sinabi ni Jesus sa verse 19, ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Hindi na tayo taga sanlibutan, hindi po ba? Nakatira tayo sa sanlibutan, ngunit hindi tayo taga sanlibutan. Dito ay meron tayong proseso ng unti-unting paglago. Nahiintindihan niyo po ba? Nahiintindihan niyo po? Pag-usapan natin ng isang bagay pa. At tingnan natin, Roma chapter 8 sa verse 23. Roma chapter 8 verse 23. Roma chapter 8 verse 23.
At hindi lamang sanglilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubo sa ating katawan. Ang mga unang bunga ng Espiritu na nangangahulugan na natanggap natin ang buhay ng Panginoon. Tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili. Bakit tayo dumaraing sa ating mga sarili? Dahil dito sa mundo, mayroong hirap, may pagdurusa at mga kahirapan habang tayo ay nasa katawan pa. Tama po ba? Kung mabibigyan ng pagkakataon, ang laman ay nagnanais na gumawa ng kasalanan. Ang lamang ito, sobrang nakakainis. Kaya, hanggang sa tuluyan nating maalis ito, masidhi tayo naghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. Ating kaluluwa ay naligtas na, ang ating puso at buhay ay unti-unting nababago, ngunit ang ating katawan ay nananatili pa rin. Ang pagtubos sa ating katawan, kapag tinubos na ang ating katawan, hinihintay natin ito. Kailan po ito? Kapag dumating na ang Panginoon. Kaya ayon sa Hebreo 9:28, ang Panginoon na namatay doon sa krus at nagpatawad ng ating mga kasalanan ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Siya'y babalik. Mayroong kaligtasan na tatanggapin tayo kapag ang Panginoon ay dumating. Tayo ay maliligtas. Isinulat ito sa paraan na panghinaharap. Ang unang kaligtasan na natanggap natin ay nasa ikatuparan na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagkatapos ating maligtas, ang ating pananampalataya ay patuloy na lumalago at ang ating puso at buhay ay nababago hanggang magtungo tayo sa harap ng Panginoon. Ang karakter na babago, personalidad na babago, paraan ng pamumuhay na babago. Mangyayari ito habang tayo ay nabubuhay. Kapag ang Panginoon ay dumating na, ang ating mga katawan ay maliligtas din po ng minsanan, biglaan po. Kaya tinihintay natin ang katubusan ng ating katawan. Kaya tinan po natin sa isa pang talata sa Filipos chapter 3. Filipos chapter 3, verse 20. Filipos chapter 3, verse 20 hanggang verse 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya dito po ang salitang ating pagkamamamayan ay para sa taong naligtas. Nang sandaling tayo naligtas, tayo ay naging mga tagalangit, mamamayan ng kaharian ng Diyos. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang isang tao po na ipinanganak sa Amerika, mayroong US citizenship. Tayo ay pinanganak sa Korea, kaya mayroon tayong Korean citizenship. May ilang mga tao at ilang mga Koreano na nagmamalaki na nagkaroon sila ng pagkamamamayan ng Amerika. Subalit hindi ito isang bagay na dakila. Mayroon tayong sarili nating US citizenship. Pero mayroon tayong citizenship na higit na maganda. On the beautiful heaven, in that country, sweet-scented flowers bloom and the fruits of the tree of life bear plenty. In that place, only our Lord dwells. My beautiful country, the home that I yearn. The angels beckon me to come from the heavens. I do not have any mind to stay in this earth. Kaya nga, gaya po ng himno na ito. Pag-isipan ninyo ang tungkol dito. Gugustuhin ninyong pumunta doon kaagad. Hindi po ba? Sa ating sariling bansa sa langit. Higit pa ito. Ito ay upang hindi na ituon yung ating puso sa mundong ito. Ngayon, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, kung saan tayo ay sabik na naghihintay sa ating tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Ang pagliligtas na ibibigay ng Panginoon ay tumutukoy sa ating katawan. Kaya nga sa unang Korinto, sabi sa 15 verse 52, at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at ay babaguhin. Filipos 3:21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kapag ang Panginoon ay dumating, ang patay ay mabubuhay tungo sa katawang walang pagkasira, spiritual na katawan. At ang mga taong nabubuhay pa kapag ang Panginoon ay dumating ay hindi mamamatay, kundi mabubuhay at makikita ang Panginoon, sapagkat ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na.
at ang lahat ng mga tanda na mangyayari bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay nangyari ng lahat. Maging sa araw na ito ay maaari siyang dumating. Wala pong mali na naisulat sa Biblia. Ang COVID na ito, yung coronavirus na ito, isang sakuna. Ang tanda na mangyayari bago ang ikalawang pagdating ni Jesus. Sabi sa Lucas 21:11, magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako, ay magkakaroon ng tagutong at mga salot. Kaya mayroon panganib ng digmaan. At maging sa araw na ito, kapag ang digmaan ay sumiklab, ito yung magiging ikatlong digmaang pandaigdig. At hindi ito digmaan kung saan mayroong mananalo o matatalo. Ito isang digmaan tungo sa katapusan. Ito po ay isang himala na hindi pa ito nagpapasimula sa sandaling ito. Totoo po. At sunod ay magkakaroon ng tagutom sa iba't ibang dako. Gutom po. Tapos lindol. At sunod ay mga salot. Pandaigdig ang pandemya. Isang bagay na kailanman ay hindi pa nangyari sa buong kasaysayan. Kailan ba ito matatapos? Ako po ay taimtim na nananalangin na ito'y pansamantalang matatapos upang ang mga taong ligtas ay mabigyan ng isa pang huling pagkakataon na may pangaral ang Ebanghelyo. Subalit walang paraan upang matakasan ito. Kaya kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na ang tanda ng katapusan ng panahon. Opo, maaari nating makatagpo ang Panginoon habang tayo ay nabubuhay pa. At bagaman ito rin ay isang kaluwalhatian na magtungo sa Panginoon pagkatapos ng kamatayan, pero tingnan niyo po si Enoch at kung paano siyang dinalang paitaas habang buhay bago pinarusahan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Si Elias rin po ay pareho din. Ang hindi mamatay kundi mabuhay at makatagpo ang Panginoon ay higit na dakilang kaluwalhatian. Kaya nga siya, ang Panginoon na magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ng biglaan ng isang kisap mata sa Mateo 24 po, talatang 40, kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa kukunin ang isa iiwan. May dalawang magtatrabaho sa isang gilingan, habang naghahanda sila ng agahan o hapunan sa kusina, ang isa kukunin at ang isa iiwan. May dalawang lalaki na tutulog sa higaan. Bagaman ang taong naligtas ay mahimbing na natutulog, kapag ang Panginoon ay dumating ay kukunin niya yung ligtas, isasama ng Panginoon. Subalit ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ang taong ligtas, maging siya man ay nagkatrabaho sa bukid, nagkatrabaho sa kumpanya, nagtitinda sa palengke, anuman ang kanyang ginagawa, dapat siyang mamuhay at ang kanyang puso ay handang magtungo sa Panginoon kailanman dumating ang Panginoon. Ang taong naghahanda ng pagkain sa kusina, ang taong nagdilinis, sila ay maaaring biglang makatagpo ang Panginoon. Kung gayon, dapat tayong maghanda na makatagpo ang Panginoon sa lahat ng oras. Hindi natin alam kung maaaring makatagpo natin ang Panginoon ngayong gabi habang tayo natutulog. Habang nabubuhay ako sa mundong ito at hindi pa namamatay, at habang ang mga mata ko'y bukas pa, ay mayroon pang mga bagay na dapat nating gawin. Mayroon pa rin mga bagay na dapat natin gawin para sa Panginoon at para sa Ebanghelyo. At kapag ngayong gabi sa pagtulog natin, ang Panginoon ay dumating. Kung gayon pagkatapos na yun, ay makakatagpo na natin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Ito po ay dakilang pag-asa ng mga Kristiyano. Ang tatlong bagay na ito ay ang yugto ng pananampalataya. Una ay ang usbong, saka ay ang uhay, at ang bunga. Dapat tayong lumago at saka magbunga. Kapag tayo ay tumatayo sa harapan ng Panginoon, dapat magawa nating makatagpo siya ng maluwalhati. Kaya nga sa Colossians 3:4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kaya sa kaluwalhatian, ang Panginoon na mahahayag sa kaluwalhatian upang makatagpo natin siya sa kaluwalhatian, dapat tayong kumilos ng nararapat upang huwag tayong mapahiya kapag tayo ay tumayo na sa kanyang harapan. Sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Pagiging makadiyos ay ang magkaroon ng pusong naglilingkod sa Diyos. Pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis na walang kapintasan sa harapan niya. Mayroon pong napakaraming kasulatan na gaya nito. Kaya nga pagkatapos na makatanggap ng kaligtasan, at mayroon pong tatlong yugto ito. Ngayon, ang taong ligtas ay dapat gawin ang ikalawang yugto. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ito ang dapat nating gawin habang tayo nabubuhay. Ang taong gumagawa nito ngayon, kapag ang Panginoon ay dumating, ang kaligtasan ng katawan ay ibibigay ng Panginoon kapag siya ay dumating. Ito ay gagawin kaagad ng Diyos. Babaguhin niya tayo. Kaya ngayon, dapat tayong patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos, mabuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos.
Dapat po natin itong gawin ng patuloy-tuloy at dapat nating taimtim na naisin ito. Manalangin na po tayo. Mahabagin namin naman Diyos. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na maunawaan ang dakila at kamangha-manghang pag-ibig at biyaya ng Diyos at natanggap namin ang kaligtasan sa huling panahon na itinakda ng Diyos. Salamat po sa pagpapahintulot sa aming mga kaluluwa na muling maipanganak bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, nalalaman namin na kami ay nakatira sa mundong ito, subalit kami ay hindi taga-sanlibutan. Kaya ngayon, naway pamunuan mo po kami na mabuhay ayon sa iyong kalooban na naghahangad sa para sa Panginoon na muling darating na may banal na gawa at kabanalan upang makapamuhay kami bilang isang anak ng Diyos sa natitira naming buhay. Hawakan mo po kami sa gayon ay walang sino man sa amin ang matisod sa biyaya na ibinigay mo sa amin at sa banal na pag-asa na ibinigay mo po sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.